So hello mga kamital, isang magandang araw pong muli dyan sa inyong lahat at I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-bend ng ating angle bar sa 90 degree. Actually guys, kahit anong degree pwede natin itong gawin sa formula na aking ibibigay sa inyo. Dahil na rin sa request ng ating mga sugid na taga-subaybay kung paano mag-bend ng ating 90 degree sa angle bar. So, mayroon tayong free time ngayon at gagawin natin. So, napakadali lang mga kamital. So, kung interesado po kayo sa video na ito, ay panoorin nyo lang yung ating video at I hope magkaroon po kayo ng idea. So bago tayo magsimula mga kamital, ay kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So let's go mga kamital, start na tayo. So ito yung ating example ngayon mga kamital, itong ating angle bar. So yung ang measurement nito is 30 mm. Ibibend natin siya ng 90 degree kasukat dito sa ating pipe na 6 inch. Yan. So bali mag 90 siya dyan. O gaya ito ng ating ginawa na 180 degree. So mayroon kasing nagre-request atin kung paano i-bend din yung ating angle bar. So sa pagkakataon nito ay gagawin natin yung pagbibend ng ating angle bar sa 90 degree para makuha natin yung tamang 90 degree dito sa ating pipe na ito. So kukuhanin muna natin yung ating radius nitong ating pipe. Yung ating outside diameter nito is 168. Pag i-divide to natin yan, ito na yung radius niya, 84 mm. So i-plus lang natin itong ating lapad ng ating angle bar na 30 mm. So magiging 114 mm yung kanyang radius. So kasama na itong ating angle bar. So ngayon kukunin natin yung arc length ng ating 90 degree. So 90 degree itong ating radius na 114. So sa pagkakulit natin ng ating arc length, so lagi ko na itong tinuturo sa aking video. Ang formula ng ating arc length sa pagkuha ng arc length natin is 2 times pi times radius times degree, kung anong degree yung ating gagawin, 90 degree. So i-divide natin sa 360. So kinalculate ko na ito. Ito yung ating calculation. 2 times pi, yung ating 3.1416, times natin sa radius ng ating pipe at saka kasama na yung ating angle bar, times 90 yung ating degree na gagawin, i-divide natin sa 360 degree. So yung magiging answer niya is 179 mm. So yun yung arc length ng ating 90 degree. So i-divide natin yan sa ilang cuts. So dito sa ating example, maliit lang naman itong ating angle bar, so nag-divide tayo ng 4 cuts. So kung malaki naman yung angle bar na inyong gagawin, na inyong i-bend, so pwede kayong magdagdag ng inyong mga cuts. Pwede nyong gawing 6, 8, or depende na sa inyo. So ito yung magiging answer niya, 44.75. Distance niya is 44.75. So ngayon naman, yung ating 90 degree, na gagawin nating 90 degree, o depende sa inyo kung gagawa kayo ng 80 degree, so i-divide din ninyo sa ilang cuts. So yung ating gagawin ngayon is 90 degree. So kung ilan yung dinivide ko dito na cuts, ay ganun din yung ating i-divide sa 90 degree natin para makuha natin yung bawat degree ng kanyang cuts. So divide 4. So magiging 22.5 yung cuts niya sa 4 cuts. Magiging ganito siya mga kamital. Yan, yung ating angle bar na naka 90 degree. So dinivide natin yan sa 4. Yan. So itong tatlong cuts dito, yan buo yung kanyang degree dito.
yung degree niya dito is yung ating 22.5 degree. Yan. So dito sa ating side dito, ito yung half na ikakat lang natin na 11.25. So magiging ganito siya mga kamital. So ito yung ating dinivide na 4 na 179. So yung ating cutback sa 11.25 is 5.96. So dito mag-measure tayo simula rito. Yan. Yan. 5.26 or 6 mm. Yan. Nasa tatlong cuts na ito. Yan, mag-measure tayo ng bawat side na 6 mm. At saka yan yung ating cut line. Yan. Cut line na natin yan diyan. Yan. Dito sa side na ito, isa lang. Dito lang papasok yung ating 6 mm. Yan. Yan, 6 mm din dito. Yan, dito. Bali, isa lang. Yan, dito, isa. Bali, apat din siya lahat. So, meron akong minarkahan dito. Yan, yung ating angle bar. Minarkahan ko na. So, ito yung ating ikakat ngayon. So, nag-divide ako ng apat. Yung ating 179 mm. So, dinivide ko sa apat. So, yung bawat distance niya is 44.75 mm. So, similar rito. At saka dito, 44.75. So, apat yan. So, 1, 2, 3, 4. So, ito yung tatlo nating cuts dito. Bawat side niya is 6 mm. Yan, 6 mm. So, linyahan natin kasi ito na yung ating cut line. Yan, sa tatlong cuts na yan. So, dito sa last side niya, saka dito, yan, isa lang. So, 6 mm. So, ito din yung ating cut line. Dyan. Dito, bali, straight na lang siya sa bawat gilid. So, ngayon, ika-cut natin yan, mga kamital. Titingnan natin kung accurate yung kanyang pagbibend ng 90 degree. So, ayan na siya mga kamital. Ayan, tama-tama yung kanyang sukat. Ayan, itataking natin yan. At para ma-insakto yung kanyang 90 degree. So ayan na siya mga kamital at na-welding ko na. Ayan. So ito yung resulta niya. Ayan, nakaikot siya din sa ating pipe na 90 degree. Kung gagawa naman kayo ng railings mga kamital, kuhanin nyo lang yung radius ng inyong circle para makuha nyo yung insaktong direction ng inyong degree. So, kagaya nito, example natin, itong ating pipe, 6 inch. Ito yung tinuhanan ko na example para makuha natin yung radius niya. So, gaya lang din sa paggawa ng ating mga railings, ganyan din yung ating gagawin. Kuhanin natin yung radius niya. So, ganyan lang yung ating paggawa ng ating 90 degrees sa pagbend ng ating angle bar, mga kamital. I hope nasundan ninyo yung ating mga explanation. So, napakadali lang naman gawin. So, ganun lang mga kamital yung ating paggawa ng ating 90 degree sa ating angle bar.
So itong ating example ay napakaliit lang na angle bar. Kung malaki naman yung inyong gagawin, ay pwede kayong mag-divide ng kahit ilan, kahit anong gusto nyong division. So kung ang gagawa kayo ng 90 degree, so i-divide nyo lang sa ilang cuts. So ganyan. So alam kong maraming paggagamitan nito. So importante din malalaman natin kung paano mag-calculate ng mga division sa bawat degree. So I hope mga kamital ay mayroon kayong natutunan sa video na ito, at I hope nakakuha kayo ng idea kung paano ito gawin. So yun lang mga kamital, at bago tayo magtatapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga kamital sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin yung ating video na makatulong, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So yun lang mga kamital, at maraming salamat sa inyong panonood. Buhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.